It's true, and he feels so empty. Ang butas sa buong pagkataon niya ay parang trumiple pa nang hayaan niya na mawala ang dalaga sa tabi niya. Pero nakakatulong naman kasi nararamdaman niya na mangulila at para siyang pinapatay sa bawat araw. He's trying to find a better way how to gain her back. So mommy at daddy niya hindi niya magawang makipaglaban kasi hindi na niya maibabalik ang mga iyon sa piling niya. His time had finally ended to fight for his parents because it was overdue. But Emily is alive, carrying their baby. If he will try to accept the truth and be ready enough, if she will turn his offered love, then so be it. Inihahanda niya sarili sa posibilidad na pagbagsak ng buong buhay niya kapag tinanggihan siya ng dalaga kung aalukin niyang bumalik. Pero dapat ay may damdamin para sa kanya. Nararamdaman niya ang tunay na halaga para sa kanya ni Emily at hindi lang basta ang pangangailangan ng pagkalalaki niya, kung hindi pangangailangan ng damdamin niya. Ang yaya niya ay parang wala rin buhay, kumikilos pero hindi nagsasalita at parang namatay ng anak sa pangalawang pagkakataon. That lady had touched their lives very differently. Nag-iisang kumikilos sa Emily pero lahat sila ay apektado, lalo na siya. Totoong mahal na niya iyon at parang hindi na niya kayang hindi makita pa. Gavin, may bisita ka. Parang patay na sabi ng matanda sa likuran niya. Agad siyang napalingon at blanco ang ekspresyon ng muka, lalerma, habang nakatingin sa kanya at nasa tabi noon si Sheena Miranda. The woman is boldly smiling at him. So sexy with her corporate attire and her newly colored burgundy long wavy hair. Nakalabas ang cleavage ng babae at ang tangkad lalo sa high heels na suot. Hi there, handsome. Ano yun sa kanya kaya iminawastra niya ang sofa pero hindi siya kumilos. Napatingin pa siya sa balakang ng Sheena ng komendeng iyon na naglakad papasok. Umirap sa kanya ang matandang katulong at pinukol siya ng masamang tingin bago iyon lumayas sa harap nila at hindi man lang inalok ng maiinom ang bisita. Anong sabi ng yaya niya? Just a minute. Anya sa babae na naupo naman sa sofa at halos lumabas ang singit sa sobrang ikli ng palda. Hindi niya alam kung anong masamang ihip ng hangin ang naghatid kay Sheena sa bahay niya. Baka gusto siyang makita kasi ilang araw na rin siyang hindi pumapasok sa trabaho. Jesus, he's like a living dead. Anong iniirap-irap mo, yaya? Sita niya sa matanda matapos na mapagsulo silang dalawa. Unang beses iyon na nagkaroon ito ng facial expression matapos ng ilang araw na umakto itong parang patay na buhay din. Halos hindi ito magluto ng pagkain at parati na lang na ang ipinauulam sa kanila ay dalata. Kaya lang hindi niya sinita kasi alam niyang masakit sa loob ni Lerma ang bigla ang pag-alis ni Emily. Iyon ang kahalikan mo sa dyaryo, di ba Gavin? Yun ba ang bago mong babae na binili para pumalit kay Emily ko? Emily ko? Emily mo? Emily ko. For God's sake, yaya, wala kong binili. Dismayadong sagot niya at inis na ibinuga ang usok ng sigarilyo. Wala kong binili kasi hindi mo kailangan na bilhin. Ganyan ba ang hilig mo sa mga babae? Yung hindi mo paghihirapan na makuha at mas nalang maglalambitin sa leeg mo na parang butikin pasay? Bakit wala ka pa rin ginagawa? Bakit hindi mo sinisilip ang mag-ina mo? Ilang araw na, Gavin? Naiiyak sa Lerma kaya napapikit siya. Yaya, alam mo ba yung kasabihan na kailangan mo ng oras at katahimikan para mag-isip? Akala mo ba na hindi ko sinisilip ay hindi ko na alam ang lagay ko maayos? Naghahanap ako ng panahon at malapit ko nang gawin iyon. Huwag mo akong agad-agarin dahil hindi lang ikaw nahihirapan. Inis na sagot niya pero tinalikuran siya ng matanda. Ang nagpapahirap sa'yo, pride mo! Oo na nga, di ba? Inalok ko na lahat pero hinindian ako. Sa tingin mo ba hindi ko alam na natalo na naman ako? Ito ang una kong pagkatalo simula nang magising ako nung kamutik akong mamatay. Masamang tingin ang binato niya rito habang halos magdabog ito sa paghila ng mga karnas sa refrigerator. Hindi ka talo. Hindi mo pa naiaalok lahat kasi hindi mo pa kaya na tuluyan kang mabigo. Mahal mo naman, di ba? Huwag mo ko lukuhin dahil ako ang nagpalaki sa'yo. Maaring hindi ka galing sa matres ko pero kilalang kilala kita at ang mga ginagawa mong kabutihan kay Emily ay hindi gawain ng dark na sinasabi mo. Alam kong mahal mo. Kaya lang natatakot kang isugali yun dahil hindi mo matatanggap ang pagkatalo kung hihindian ka niya. Mas mahal mo pa rin ang pride mo kasi sa Emily ko. Pinahin nito ang mga luha pero umigting ang panga niya. Kaya nga. Kaya nga hindi pa ako makaharap kasi hindi ko pa kaya. Kapag umarap na ako, kaya ko na.
Kaya ko nang matalo ng tuluyan kung ayaw niyang tanggapin ang pagmahal na iyalo ko. Parang naluluha din siya sa kaisipan na akala yata ng yaya niya ay nagpapabaya na siya. Akala mo ba madali, yaya? Akala mo ba madaling makipagkompetensya sa lalaki na gustong-gusto niya noon pa? Inis na naglakad siya papalabas ng kusina at formal na hinarap si Sheena. Takot siya sa lalaking iyon na si Brent at alam niya na kung napalapit man ang loob ni Emily sa kanya ay dahil iyon sa halos minuto silang nagkikita at nagkakasama. Paano pala kung si Brent naman ang laging nakasama noon? Baka magkalapit din ang dalawa. He's giving all the chances for both of them and he's hoping that she's going to miss him too. Though the moments they've spent together were only a few. Kakaunti na nga iyon at halos araw-araw pa silang nagbabangayan. Kung kailan naman nagkakasundo na sila at parang nagiging magkaibigan, saka naman nawala sa kanya. Mukhang may dinadala ka. Anang babae pero halos hindi niya tinignan nang maupo siya sa maliit na silya sa may piano. Hinitit niya ng paulit-ulit ang sigarilyo at hindi agad nagsalita. What brings you here? Formal na tanong ni Gavin saka sinulyapan si Sheena. These papers. Tungkol yata sa kasong hawak mo. Tumatayo ka na palang abogado. Balita kasi sa kumpanya na hindi. Ngumiti iyon ang maganda. Just for my dad. Bakit ikaw naghatid? Oh, kibit balikat nito. I just wanted to see you as well. Masama ba? Ipinagkrus nito ang mga hita kaya lalo na lang na lumabas ang pinakaitaas na bahagi ng mahahabang binti. I'm having a child. Wala na akong panahon na maglandi pa. Anya na wala pa rin kabuhay-buhay. Parang gulat ito sa sinabi niya pero maya-maya ay parang pilit na inalis ang shock sa muka. May anak pero walang asawa? She smirks. Nabuntis mo? Pumali ang condom? Lucky woman. Unfortunate. Pagdidiin niya. Malaking pasani ni Emily ang magustuhan niya. Marami iyong obligasyon na pupunuan sa buo niyang pagkatao. Isa pa, yun ang dahilan kaya dumistansya rin muna siya ng tuluyan. Ayaw niya na ibalik iyon sa piling niya bilang clown. Hindi dapat na maging obligasyon noon ang pasayhin siya kapag nalulungkot, ang awatin siya kapag nagagalit, ang gawing makulay ang mundo niya dahil lang iyon ang gusto niya ipagawa doon. Gusto niyang maramdaman na kusa niya lang nagagawin iyon ni Emily para sa kanya. Iyong makikita niya na nakangiti at abot langit ang saya kapag siya ang kaharap, katulad sa pamilya noon at mga kaibigan kapag kaharap. He doesn't want to be her burden, for health's sake. Aalis na nga lang siya. Siya pa ang inaalala noon nung araw na maghiwalay sila. And now, those thoughts are driving him crazy. Pwede mo naman kunin ng bata kung gusto mo. At maghanap ka na lang ng babae na pwedeng tumayo na ina. Do I know the woman? Umiling siya. No, you don't. At hinding-hindi darating ang panahon na i-display niya sa Emily sa mga tao. May kailangan ka pa ba? Tumayo siya at tumingin kay Sheena. Halatang nasaktan ito sa tanong niya dahil hindi lang niya madirektang lumayas na ito. Kahit pa yata maghubad dito sa harap niya ay hindi niya maatim na bitbitin ito sa kwarto at palipasan ang oras. He needs only one woman and she's not around. Oh, go ahead. Baka lang gusto mo lumabas. Call me. Anito pa at saka inilapag ang sulat niya sa mesa. Sheena finds her way to the door but looks back to him. Do you love her? Bumuntong hininga siya at tumango. Tuluyang nabasag ang kumpiyansa ng babae at parang naiiyak na lumabas ng bahay. Wala naman siyang magagawa. Pilit niyang tinuruan ang sarili na iwasan si Emily pero hindi niya nagawa. At ang ilang araw na hindi sila nagkikita ay mas lalo na lang na nagpapatibay ng damdamin niya na unti-unti na niyang nabubuo na dapat ipaglaban at sugalan. Kahit nakapalit ay ang pagbagsak niya bilang isang dark. Kinuha lang niya ang sulat sa ibabaw ng center table at mabilis siyang umakyat sa itaas. Nahagip ka agad ng mga mata ni Gavin ang kahon ng cellphone na binili niya kahapon at katabi noon ang basic phone ni Emily na tuklap ang mga keypad. That thing meant so much to his heart. Hindi siya corny at mas lalong hindi niya ugali na makaramdam ng sentimental value sa isang bagay pero ang cellphone na iyon na naiwan sa kanya ay parang kakabit ng puso niya. Lahat ng kahirapan na pinagdaanan ni Emily ay nasa aparato na iyon. That serves as a reminder of her life, which was so difficult, lacking a fortune, food, clothing, and all the material things in this world bought happy, contented, and satisfied.
Iyon ang patunay kung gaano kasimpleng babae ang kinabaliwan niya. At ngayon ay minamahal. Ang babaeng handa niyang gawing prinsesa niya, hindi sa pamamagitan ng pera lang kung hindi ng pagmamahal. Susubukan niya. Manalo man o matalo siya, masasabi niyang matapang talaga siya dahil hindi naduwag na hayaan na lang na mawala si Emily sa kanya. His yaya was right. He hadn't laid his best bet yet and he'd laid it now. Craig, tawag ni Gavin sa tauhan na nasa may pintuan. Bit-bit niya ang kahon ng cellphone at iniabot iyon sa lalaki. Puntahan mo si Emily sa eskwelahan o sa kondo. Ibigay mo ito at tatawag ako. Aniya, maang nakatanga doon sa Greg. Areglado, bossing. Saludo noon sa kamabilis na kinuha ang cellphone. Magpaparamdam ka na? Ngumisi ito ng malaki. Gavin bites his upper lip and puts his hand on his hips, looking at Greg. Nilalamon siya ng hiya pero ano magagawa niya? He wants to try everything that can please Emily and make her love him back. Hindi ako magpaparamdam. Manliligaw ako. Napalunok si Greg at parang mas nervous pa. Hindi kaya, boss, mabastard ka? Hindi ka naman marunong manligaw. Napakamot ito at parang gusto niyang batuhin ang piano. Kaya nga tatawag muna ako para alam ko kung gusto pa ako makita. Gago ka. Inis na sambit niya at parang gusto na tuloy niyang bawiin ang sinabi niya. Gregory, lumayas ka na bago pa magbagong isip na lalaking yan. Alam mo naman na pride ang itinurok dyan ng doktor noong nakoma yan. Kaya yan ganyan. Kala mo naman mamamatay siya kapag binasted. Palibhasa, walang ibang alam gawin kung hindi bahay, kumpanya. Ihila ng babae at patutuwa rin o kayo patitihayain. O di ngayon, natatanga na dahil hindi marunong maligaw. Bilisan mo na Gregory at baka parehas ko kayong mapukpok ng vacuum kapag nakawala si Emily ko. Mami, maagaw iyon ni Pogi. Ay naku, baka may isang lalaka dyan na mapunta sa mental. Tuluyan ang pumanhik ang matanda sa hagdan, bit-bit ang mga damit niyang bagong plansya. Nagkatinginan sila ni Greg at nangingiti ang lalaki. Hindi ako yun, boss. Oo, ako yun. Amin niya sa sarili. Emily flinched while she was standing under the shade of the pine tree when she felt a big and warm arm wrapped around her tummy. Agad siyang tumingin sa kaliwa pero ang isang kamay na estranghero ay humawi sa mahabang buhok niya at may humalik na sa kabila naman niyang balikat. She smiled with the familiar scent of a man, no other than Gavin. Ibinalin niya pakabila ang mukha at sumalubong ang mukha nito sa kanya. She missed him so bad and she felt like bursting into tears. Tinitigan niya muna ito saglit kahit na naririnig niya ang hagikikan ng dalawa niyang kaibigan sa may kabila ng sementadong mesang bilog. Hindi niya may paliwanag kung bakit naiiyak siya nang makareceive ng text message nito kahapon matapos na iabot sa kanya ni Greg ang cellphone habang naglalakad siya sa lilim ng mga puno kasabay si Brent. It's me. How are you, my lady? Iyon lang ang text ni Gavin pero balden luhang iniiyak niya at kulang ang salitang gusto niyang magtatalon sa tuwa habang hawak ang cellphone. Nayakapan niya iyon at nahalikan. Ang halos isang linggo na hindi ito nakikita ay kalungkutan ang dala sa kanya. She misses those warm nights where he cuddles her and a simple hug turns into a hot, passionate sex. But it's clear that she misses not only those times they both play with flames and burn them into wildlife, but she misses all of him. His rudeness, his dark stares which burn her soul, his lips that curl in annoyance and curl in an oblivious smile, his voice, and many more. Boss Light! Nagkanda utal pa siya na magkatitigan sila at parang gusto niyang magpahalik. Lang niya naman, paano ay ang ganda ng labi at pink na pink. Halos dumikit na sa noon niya at gusto na niyang abutin sana. Andiyahin naman na ngayon siya tinatamaan ng hiya matapos na nitong makita ang lahat-lahat sa kanya. He cleared his throat and stood formally, tickling her tummy before he walked and sat beside Clarissa. This more friendship? Humbong. Kinikilig na sabi ng kaibigan niya at pumasag-pasag habang namumula matapos na singhutin ang leeg ng binata. Gavin eyed at Clarissa and smiled on his own before landing his eyes on Emily's face, looking at her roughly. Umawa ang bibig nito pero parang hindi maisip ang sasabihin kaya isinara na lang at nalukot ang mukha kaya napahagikik siya. Alam mo friendship, parang ang inot dito ano? Doon muna kaya tayo sa kabilang puno kasi para naman hindi awkward ano?
Ani Pamela sabay hila kay Clarissa na halos ikadapa pa ng isa. Namiss mo ko? Siya na ang hindi nakatiis na huwag magtanong matapos silang mapag-isa. He raked her and fixated his eyes on her tummy. Gusto na niyang ma-disappoint kasi hindi ito sumagot pero nang magkatitigan sila ay marahan itong tumango kaya lumaki ang nisi niya at lumakas ang hagikik pa. Come here. Ani Gavin kaya hindi naman siya nagpakipot pa. Mabilis siyang lumapit at naupo sa tabi nito. Niyakap ang braso ng binata at ikiniskis ang pisngi sa suot nitong long sleeve. Namiss din kita. Sabi ko sa'yo, mamimiss kita lagi. Iniangat niya ang mukha at nakapilig na ang ulo nito papaharap sa kanya. Kaya lang napalabi siya. Bakit hindi mo ako dinalaw? Hindi mo ko agad ako binigyan ng cellphone. Hindi mo ako pinabibisita kay Kuya Greg o sa kung sino mga apostoles mo. Bisa ka ba? May babae ka ba? Sushina, nag-date ba kayo? Nag-sex? She gulps when he holds her chin and lips it up. Kusang umawang ang mga labi niya at pumikit ang mga mata nang dampian siya nito ng halik sa labi. No sex. No woman. Anito kaya nagmulat siya at ngumiti. I want to. With you. Kaya lang baka sabihin mo na yun lang ipinunta ko at saka wala akong cash na dala. Natawa siya. Pwede naman ang utang muna. She giggled which made him chuckle. You're crazy. Gusto mo? Umarko mga kilay nito. Walang pag-aalinlangan na tumango siya. It's one of the many things which made her attach her to him even more. Nagsimula sa ganoon na unti-unti niyang natanggap kapag nag-iisa sila hanggang sa damdami na pala niya ibinibigay niya ng buong puso at hindi na lang basta katawan. Nagsukatan sila ng titig at hindi nakaligtas sa mga mata niya ang pamumula ng mukha ni Gavin. His eyes turned darker as lust filled them, but a little later, he sighed and shook his head. In due time, baby. Anito tinalikan na lang siya sa noo. Baby? Yay. Bakit ayaw mo? Utang na nga muna. Libre ayaw mo? Emily bobs her brows but he loves it. Let's stop having sex for a while. Anito sa kanya kaya sumimangot siya. Baka alam niya kung sabihin ito naman niya ka siya. Eh gusto niya eh. Ano magagawa niya? Katingkatin na siya na maswag ulit at sa gabi minsan ay nagigising siya na umuungol dahil pakaramdam niya ay may humahaplo sa kanya pero wala naman. At malinaw na si Gavin ang gusto niya at hindi ang kusinong Pilato, hindi si Brent. Isang linggo silang magkasama palagi ng lalaki at nagkaroon iyon ng mga oras na nailalabas siya tuwing uwian kasama ang dalawa niyang best friends. Pero kahit na kung minsan na inaabot siya ng init ng katawan, ay umiiwas siya sa lalaki at hindi niya nagagawang akitin man lang. Hindi niya masisikmura dahil iisa ang lalaki nagmamay-ari sa katawan niya, puso at kaluluwa. May bayad man o wala, si Gavin lang. What's with that frowning face? Pansin pa nito sa kanya pero lalo na siyang sumimangot. Eh gusto ko na nga. Namimiss ko na nga. Isang linggo kaya lang wala ka naman. Irapan niya. You should have pleased yourself then when you're missing me. Baliwa lang sagot nito. Ano? Literal na lumaki ang mga mata nito at sinigo pa ito kaya parang gulat din naman ang binata. Ano magsarili? May nakapagsarili ba? Hindi niya yata napag-alaman yun na. At anong ilalabas-pasok ko doon? Paan ang kama? Inis na irap niya kaya lalo na itong tumawa. Masaya ang kurimaw. Namiss niya ang mamahalin nitong tawa kaya tinitigan niya. Sabi ni Greg sa kanya, secret daw nilang dalawa na sabi daw ni Gavin ay liligawan na siya. Ito na ba yun? Ang pagsulpot nito bigla? Nasaan ang bulaklak? Nasaan ang chocolates? Dapat pala ay makahirit na siya ng mamahalin tsokolate para naman hindi na lang tigpiso na local na chocolate ang matikman niya. Lahat, hihingin na niya rito. At kapag wala na, magtitiis na siya. Basta wag lang itong mawala at malayo ulit. Hindi balong walang yaman, basta may Gavin siya. Sunay naman siya maghirap at kaya niyang itaguyod ang pamilya nila kung sakali. Malinaw na ang kaba sa dibdib niya tuwing nagkakalapit sila noon. Ang mga selos niya at inis sa mga kaisipan ng babaero ito. Malinaw na crush lang niya si Brent at mahal niya si Gavin at hindi maipaliliwanag ng salita ang kasiyahan na nararamdaman niya. He holds her hand which was placed on his knee, fondling her fingers gently. Parang anlambing nito, sobra. Hindi niya alam kung kalungkutan o kung anong sanib ang meron ito ngayon. I want to take you to, but this is part of my...
you know, kung nakuha kita noon sa dahas at dinaan sa pera, respeto naman ngayon at... Anito na parang hindi pa masabi. At pera? Ngumisi siya at kumislap ang mga mata. No! Inis na sagot nito at parang nag-uumpisa ng maaborido. Masungit na tumingin ito sa mukha niya. At pagmamahal, damn it! Galit na tumaas ang boss nito kaya lalo siyang natawa tapos ay pumiksi siya. Gusto kong may pera tapos may ano? Doon sa kama? Yung nakakapuungol? Kandaha ba ang uso niya kaya halos matutop ni Gavin ang noo sa pagkadismaya. Jesus, am I wrong for coming? Tama ba ang babaeng napuntahan ko para lagawan? Niyakap niya ulit ito sa braso at inalug-alugpan niya habang niyakap at hinahalik-halikan. Tamang-tama, suwak na suwak pa rin. Parang hinulma nga ang sayo dito sa akin. She bobs her brows again. Kabastusan ang nasa isip niya at ganoon katindi ang kamandag ng mga tiyahin niyang luka-luka. She's so dumb greeny at the same time, she finds herself funny. She's making fun of him because her life had been so lonely since that day. She bade him goodbye. Wala na siyang nakitang pwedeng asarin at sinubukan niyang gawin kay Brent kaya lang hindi nagsusungit ang professor sa kanya at ngumingiti lang. Kulang ang reaksyon para sa kanya at may hinahanap ang puso niya na pamilyar na sungit at gwapong muka kapag naiinis na. Yung lalaki na alam niya na kahit anong iba to niya na asar at masakit na salita hindi sasalingin. Nigahibling parte ng buhok niya kahit naubod ng tapang ang dating ng pagkatao. You want me near again, Emily? Seryosong tanong nito sa kanya kaya seryosong tumango din siya. I do. Let's start anew. Rush mo ko at baka ngalab mo na ako. Friend naman kita. Kumagikik siya kasi parang pumangit na naman ang tabas ng gwapong mukha nito. Love mo na ako ano? Aminin mo nga? Biro niya rito at sinikusikupan niya. Sungit ang mukha nito na humarap sa kanya. Liligawan ba kung hindi? Safe pa rin ang sagot mo eh. Gusto ko direkta nga para masarap. Natahimik siya na biglang hawakan ni Gavin ang leeg niya na parang gigil na sasakalin siya. Napatuwid siya ng upo at hindi makagalaw. That's the beastly attitude she's been missing for days. Bestial but gentle. Nangaligkig siya nang dumikit ang labi ni Gavin sa tenga niya. I do. Love you. And I won't stop until you love me back. Wala kang choice kung hindi mahalin din ako dahil kahit may asawa ka na, susundan pa rin kita dahil akin ka lang, Emily. Marahas siya nitong hinalikan at kinagat pa ang labi niya at halos mapaungol pa siya. Langya, mamaya nasa guidance na siya sa paglalampungan nila sa ilalim ng pine tree. Di bale, pahalikin na lang niya sa puwet ni Gavin sa mother counselor. Love naman daw siya kaya malamang papayag ito. Yuck, love niya ako? Love niya na talaga ako? Kilig na naman ako nito. Kilig na kilig sa Emily na makatanggap siya ng pabulaklak at pa-chocolate nang buksan niyang pintuan ng kondo. Hindi man sabihin ay iisang lalaki lang ang gusto niyang panggalingan noon at doon na nga galing kay Gavin. Ano yan, Emily anak? Usisa, nandiyang bebeng niya nang masilip siya na halos tumalun pa. Naaalala niya lang ang baby niya kaya tumigil siya. Pabulaklak siyang, galing kay Boss Light. Ngumisi siya at sabay sila ng tiyahe na nagtaas baba ng kilay tapos maya-maya ay sumimangot ito. Hmm? Hindi naman makakain yan? Anito na umirap pa. Mom, pinabababa po kayo ni Sir Dark. Nalaki ang mga mata niya. He's here? Tumango iyon. Isama niyo raw po mga nanay niyo. Nasa dining po siya at ang tito niya. Ayan! Ayan ang kainan. Diyos mo, Emily. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Boom, karakaraka. Tana na. Mabilis na nagsuot ng tsinelas ang tiyong bebeng niya. Hoy, mga kapatid ko. May libreng feeding sa dining ng mga bilyonaryo. Tayo na at nang makatikim tayo ng grasya. Baka may lalako doon na pwedeng gawin panghimagas at pambalit ko. Sa borsyo kong babaero. Bilis na! Labis na mga sister Aka! Dalin sa baby shopaw! Nga siyang tumingin ng halos magsabay-sabay ang tatlo at nagmamadali na lumabas. Iniwan siyang nakatigagal matapos na iabot sa kanya ng nanay niya ang kapatid niya at ang tsupon. Hoy! Hindi kayo magbibihis? Tawag niya sa mga iyon pero ang lalaki ng hakbang na para mga patay gutom na papunta sa barangay hall para sa isang relief operation ng gobyerno.
Noon, nakikipagtulakan pa sila at halos maipit sa pila para sa 1 kilong bigas at mga sardinas na may tigdudos na kape, 1/4 na asukal at 10 pisong gatas, 2 noodles. Pero ngayon ay imbitado sila sa dining ng mga mayayamang nakatira sa condominium. Hindi naman sila gutom kasi ay marami din naman pagkain dahil kasusweldo lang ng 2 niyang tiyahin. Kahit na pera niya, hindi naman nagagalaw dahil inabutan din siya ng mga iyon ng pamasahe sa araw-araw. Huwag na rin po kayo magtagal, Ma'am Emily. Ayaw daw pong mainip ni Sir Dark. O di wag. Lumabas siyang nakachanelas at nakafitted na bestida. Bahala yun sa buhay no na mapangitan sa kanya. Total ay mahirap naman talaga siya at hindi mayaman. Bit-bit ang baby ay bumaba siya sa dining na sarado yata. Kapapasok pa lang niya at palingalinga sa paligid ay narinig kaagad niya ang tawanan ng mga nanay niya at ang boss ng mga kalalakihan. Nagkakatuwa na mga iyon sa isang malaking mesa at halos mapaiyak siya nang makita ang kanyang Yaya, Lerma at si Rebecca. But where is the apple of her eyes? Wala sa Gavin. Looking for me? Bulong ng binata sa may tengan niya mula sa likuran at nakayakap na naman kaagad ito sa tiyan niya habang hawak ang cellphone. Mukhang galing ito sa may likuran at baka may kinausap. Sana hindi babae. Pumihit siya kaagad at hinila ang kurbata nito. She tiptoed and aimed for his lips. Isang mainit na halik naman ang ibinigay nito sa kanya at pinisil pa ang balakang niya kaya walang hiyahiyang umungol siya sa bibig ni Gavin. What are you wearing, woman? Lumabas ka na ganyan? With an escort? Inararo siya nito ng tingin. Off shoulder na, napakaikli pa. He added but she just giggled. Sabi mo huwag na magbihis kasi ayaw mong mainip. Tingnan mo naman mga nanay ko. Butas pa ang damit ng mga iyan. Hindi ba nakakahiya sa uncle mo daw? Sa'yo? Hindi ba't hindi ka naman sanay sa ganito? Hindi mo naman kailangan na pilitin kung hindi mo gawain. I'm not forcing you to change. I don't want you to change. I just want you to see the goodness in you. Anya rito pero ngumiti lang sa Gavin. Kinuha nito ang bata sa kanya at gulat siya nang makita na marunong itong kumarga. You didn't ask for this and I'm trying to open up myself. Please lead me and help me. They are your family and I don't care if they're wearing rugs. They're true people, more than the people that I have in my world. Siya naman ang umiti. Ibig sabihin ay napagmasdan na pala nito ang miyembro ng pamilya niya at nakita nito na totoong mga taong tsonggo ang lahi nila. Pakis? Tumulis ang mga labi niya kaya naiiling na umiti si Gavin. They're looking at you. Bulong nito pero pumadyak siya. Kapag hindi mo ko inalikan, itatakas ko si baby. Paglabas at pababayarin kita ng ransom ng 1 trillion. Unlimited sex at hindi kita sasagutin ang matamis kong oo. Sunga, hindi pa nga niya sinasagot. Kumakahirit siya ng halik ay parang padasal lang si Gavin sa kanto na pwedeng manghingi ng tinapay. Panlaman sa tiyan. Ito naman, panlaman sa kakatihan at sanguso niyang sabik na sabik. He swoons down and sucks her bottom lip. Ang sarap, tagalin mo pa. Nakapikit pa rin siya pero tumigil ito sa paghalik. Bilis na boss light, isa pa, isang-isa na lang. Pakiusapan niya. God Emily, kapag hindi ako nakapagpigil, mamaya-maya, huhubad ka na. Mariinabigkas nito pero papabulong naman. She giggled. Yun nga ang gusto ko para may 30 mil na naman ako. Oh, Tom. Parang sumakit ng ulo na sambit pa ni Gavin kaya nagmulat na siya ng mga mata. Huwag na nga. Ang pabebe mo naman. Kapag ako nakahanap ng uso na iba, kuyo ka sa uso. Doon kang ma... The next few words were locked up inside her mouth when he vigorously kissed her, gripping her jaws a bit tighter than usual. He gave her what she wanted. A soul-searing kiss. Long enough and a little brute until she felt her lips getting numb and her breathing was affected. Napahawak siya sa belt ni Gavin at rinig niya na parang umungol ito sa bibig niya. What are they? They're both passionate. Ramdam niya sumisingaw na init ng katawan nila. Parehas. Pero ang mas ramdam niya ay ang pagmamahal sa puso niya. Ang kasiyahan na mahawakan niya ito ngayon at nahahalikan. Napapasinghap na napaatras ang ulo niya nang halos mawalan siya ng hininga pero napasumiksik siya kay Gavin nang halos makihalik na rin ang mukha ng nanay niya sa kanya. Nakapamewang si Karina at nanunulis ang mga labi na nakatunganga sa mukha niya. Ang galing ano anak? Patuka ng patuka? Ano ka? Bahog sa manok?
Ang hilig mo magpatuka. Hindi pa man lang lumulobo ang tiyan mo, parang gusto mo na kaagad lamnan na naman. Mataray na saad ng ina niya kaya napakamot siya sa ulo. Nanay naman, bakit ka nandito? Nakikita mo na, lumapit ka pa. Irap niya. Angkat eh. Ang taray. Lika na doon. Maupo na at kumain muna. Patuka ng patuka. Irap din noon sa kanya pero nang tumingin kay Gavin ay ngumisi ng maganda. Sa pagkagulat pa niya ay kinuha na binata ang kamay ng nanay niya at nagmano roon. Kaawaan ka ng Diyos, Light. Kumusta ka na? Babawin mo na bang anak ko sa akin? Ngumisi si Karina at hindi kumukurap na nakatingin sa mukha ng kausap. Parang siya ang nahiya sa tanong ng ina niya pero tinitigan iyon ni Gavin at saka ngumiti. Kung ipagkakatiwala mo, nanay, bakit hindi? Ay, nanay na niya si nanay ko. Parang nagustuhan naman ng nanay niya ang sagot na iyon kasi ngumiti iyon. Sa tamang panahon, hindi ko naman ipagdadamot kung talagang dapat na. Atingin ko'y malapit na iyon. Kaya lang ang isang ito ay parang kinakatanguso na magpatuka na magpatuka. Tumingin na iyon kay Emily na parang ngali-ngali siyang kurutin sa singit. Hindi nga lang nanay, nguso ang kinakat eh, na magpatuka. Biro niya sa ina na lalong ikinasama ng tabas ng mukha noon. Luka-luka ka talaga. Hindi ka ba nahihiya na nandito ako sa harap mo? Eh ang bastos-bastos mo? Mana ka sa mga tiyang mo para mga ulupong nahabol ng habol sa mga apostoles ni Light. Halika na at kumain na. Kapogi pala ng tiyuhin ni Light ano? Parang kinikilig ang matanda nang tumingin sa matandang Esconde. Siya naman ang halos maerolyo ang mga mata. Nay, karengking. Mahal mga anak, baka mabuntas ka na naman. Pambubos ka niya sa kahinila ang braso ni Gavin na pangiting-iti lang naman. Para sinasabing pogi lang, buntas na ka agad. Sira ulo ko talagang bata ka. Mana ko sa pinagmanahan mo. Daldal naman ang ina ni Emily kaya napabulong siya.